natin lang about Kaiser International Health Group. I'm Angie Malaki, one of the senior marketing directors of Truly Rich Makers ng International Marketing Group. So si Kaiser is one of our business partners for success ng IMG. We are the only international exclusive broker ng Kaiser products. So our brand ambassador is Sharon Cuneta Pangilinan. I am sure hindi niyo to makita eh. So next slides na tayo. So accredited si Kaiser International sa Department of Health, DOH, yan po. Then registered din siya sa SEC, Securities and Exchange Commission, on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million. Ito yung required ni SEC. So ilang years na tayo? It's 16 years na si Kaiser. Then Kaiser's board of directors are seasoned experts in the medical field services and in the healthcare industry with its president and medical director, Dr. Lea Yolo, a seasoned HMO executive and prominent doctor, outstanding Tomasian Medicine 2019 given by the University of Santo Tomas. Yan. So maraming nagtatanong kung kasi hindi daw nila nakikita si Kaiser Medical Center. So, meron tayo usually sa mga Robinson's Malls and SM. May branches tayo sa Makati, ground floor ng King's Court, Robinson Galleria, Robinson's Manila sa Malate, then SM North EDSA, pinakamanuwis at maganda na Kaiser Medical Center. Meron din tayo sa Cavite, sa Rosario, SM Santa Rosa, SM San Pablo Mactan, SM Seaside Cebu, and SM City Cebu, and more to come na mga clinics, especially in Mindanao and Visayas. So, Kaiser International is as an HMO, meron din siyang short-term healthcare plan at saka senior care. But, we're going to focus on the one-of-a-kind HMO product ni Kaiser, which is the Premium Healthcare Builder Plan or the Ultimate Kaiser Health Builder. So, isa to sa exclusive benefit being an IMG member, itong healthcare products and services of Kaiser. So, naalala pa po ba natin yung solid financial foundation? Siyempre, kailangan naalala natin. Kaya tayo kumuha ng Kaiser dahil na-realize natin yung mga financial concept na tinuturo ni IMG. So, sa solid financial foundation, ito pala yung kailangan natin. Na kailangan ang pundasyon natin ay matibay. So ano yung investment? Ito yung mga goals natin. Nag-i-invest tayo para ma-achieve yung goals natin na for retirement fund, for college education, dream house, dream car, and dream vacation. So emergency funds, dapat meron tayong 3 to 6 months of total expenses. Yung iba naman is total ng monthly salary nila. So manage debts, eliminate bad debts, or kung hindi man matanggal, i-manage natin yan. Then, income protection. Ito yung what if we die too soon. Dapat daw protected tayo and we should have coverage na annual income times 10. Yan yung life insurance. Tapos yung pinakapundasyon talaga natin sa financial house natin is healthcare, which is long-term and short-term. So, dapat daw pag building a financial foundation is building from the ground up. Yan yung kailangan natin pala. Ito yung three financial needs natin na investment, income protection or life insurance, and healthcare. So level one is ang level one investment natin is Kaiser. It provides the solution to the most neglected need. Yan yun. Healthcare, yan yung ano natin, dapat yung pundasyon natin. So, dito, yung healthcare company, which is the short-term healthcare, na usually binibigay yan ng mga companies during employment natin or productive years natin. So, during retirement natin, dapat nag-prepare na tayo dito pa lang sa period na to. Para sa retirement natin, ready tayo, which is the long-term healthcare. So, what is Ultimate Kaiser Health Builder, it's a 7 plus 13 or
a 3-in-1 investment. Sabi nga dito, invest for 7 years, be protected for the rest of your life. It gives us total peace of mind. Ito yung si Kaiser Ultimate. Itong example dito is yung plan K100 na may accumulation period siya. Ito yung phases ng Kaiser Ultimate. Accumulation period, may extended period siya. Dito is maturity period and we have the start of long-term care period. Mamaya i-ano natin, himay-himayin natin siya. So ito yung total accumulated unused health benefit. Ito long-term care benefit na 100,000 na makukuha natin ito lahat at maturity date, which is on the 20th. Yeah, long-term care bonus. Ito na yung incentive if hindi ka ma-hospital within the accumulation period, which the first to 70 years. Then additional healthcare benefits. Ito yung mga dividendo. So ito is depending kung ano earnings ni Kaiser Invest. Earnings niya sa investment niya. So, bibigyan tayo ng dividend in the form of healthcare dividend form yan siya. Yan. So, projected value ng at maturity date dito sa plan na to is 1.1 million pesos. Yan. Kung hindi man magamit, yan yung extended benefit, yan, maipakita natin yan mamaya. So, Kaiser 3-in-1 investment, it solves the three major financial needs of Filipinos. What are those needs? Ito yung healthcare, life insurance, at saka investment. Yan. Kailangan natin ng three major financial needs. Aside sa doon sa talaga yung foundation natin, solid financial foundation, itong tatlo is kailangan talaga natin. Example, si healthcare, bakit kailangan natin? Kasi paano kung magkasakit tayo? Saan tayo kukuha ng pero kung may ipon ba tayo, sapat bang ipon natin para pangbayad ng hospitalization or sa medical issues natin? What if kung family natin or mga relatives natin hindi kaya sa budget nila na tutulungan tayo? Yan. So bakit kailangan natin ng life insurance? Paano kung may mangyari sa atin? At saka paano kung may dependents tayo? So anong maipamana natin sa kanila? Tapos sino mag-take care sa family natin, sinong magpatuloy sa mga kailangan nila or ano yung mga needs nila sa buhay. So next is investment. Ba't kailangan natin ng investment? Dahil isa lang, paano kung mawalan tayo ng trabaho? Tapos kanino tayo aasa sa pagtanda natin kung wala tayong ipon? So maging pabigat ba tayo sa pamilya natin? Siyempre hindi. So kaya kailangan natin tong three major financial needs. And itong tatlong to is na kay Ultimate Kaiser, 3-in-1 investment. So ito yung usually apat na phases ni Kaiser, the accumulation period, which is the first 7 years. Yan yung pagbabayad natin from first to seventh, kasi 7-year plan siya eh. So dito, ano yung mga benefits natin sa first 7 years? May hospitalization tayo and benefits. Then free annual physical exam, and then free dental benefits, waiver of installment due to death or disability, meaning kung mamatay ka or ma-total disability ka, waive na yung premium nyo as if na fully paid na siya. Then we have extended period, ito yung 88 to 20th year. So benefit natin dito is hospitalization or inpatient. May consultation na tayo. So meaning in outpatient meron na. Then maternity, pre-existing illnesses and dreaded diseases are covered na. Kasi itong tatlong ito, hindi siya covered dito sa first 7 years. Yan. So investment benefits and 10% compounding interest, ito yung will be based on the plan type. So meaning depende sa plan na kinuha mo. Sabi nga is the higher the plan, the higher the benefits, the higher the investment. Yeah. So then next na phase is maturity. Ito yung 20th year. Good as cash na si Kaiser mo. So meaning yung Visa card mo, pwede mo na siyang i-withdraw. Yan. Tapos maibigay na rin sa'yo yung long-term care benefit mo. Depende sa plan type mo. Kung plan K100 ka, so yung 100,000 maibigay na sa maturity date na. So bonus, ito yung incentive na kung hindi ka ma-hospital in the first 7 years, 70 to 85% na
nabayad mo na premium sa Kaiser ay ibabalik sa iyo in the form of bonus. 'Di ba ang ganda ng ano, ng plan ng Kaiser? Yan. So long-term care period. Ito yung after maturity, kung hindi mo siya kukunin lahat, kung may maiwan pa, may interest pa rin yung cash value na nandun sa Kaiser mo. Yan. So the higher the plan, the higher the benefits, the higher the investment. Yan. Kaiser 3-in-1, this is yung kanina, the accumulation period. Ano yung mga free annual physical exam? Ito yung to be administered by the accredited clinic. Tinatawag to APE. Basic 5, which is the physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, and complete blood count. And pag 35 up, may ECG na for members. At saka for female, may pap smear siya 35 years old or as required sa ano nila, doctors nila. And then we have free dental benefits. We have unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental fillaxis, re-cementation of jacket, crowns, inlays on onlays, and minor adjustment of dentures. So, the basic health benefits sa ano natin in the first 7 years, ito yung accredited dapat yung mga physicians natin. We have covered siya sa pasok siya sa operating room, hospital intensive care, member's choice of room and board up to 1,000, pero again, depende sa plan na kinuha mo. So we have yearly medical benefit limit of 60. Ito yung pinaka sa K100 to na example. So again, depende sa plan na kinuha mo, the higher the plan, the higher the benefits, the higher the investment. So itong 1, 2, 3, yung kanina, can be availed of after full payment of the first year of the total premium. So kung nag-annual payment ka, ma-avail mo na po siya. So term life insurance, so first ano, if the member dies before attaining, ang term insurance natin is up to 75 years old. So 18 to 75 ang coverage yan. And prior to this entitlement, the long-term care benefit value as indicated in the schedule of benefits. So mayroon yan. So makikita nyo yung details ng sa policy nyo to. So yun yung ang sabi ko kanina, accident, death, and dismemberment. Yun, makikita din to siya. So ito yung mga this kung na loss of both hands ka 100%. So depende pa rin sa plan mo. Kung K100 ang plan mo, yung term insurance niya is 450,000. Yan, yung life insurance niya. Waiver of membership fees due to death. Yan yung sinabi ko kanina, kung mamatay tayo during sa paying period, good as ano na siya, fully paid yung ano, yung plan mo. So kung sino yung beneficiary mo, first beneficiary, siya yung maka-receive sa mga benefits in the maturity date na. So waiver on membership fees due to total permanent disability, pareho lang siya na good as ano siya, fully paid siya. Pero since nasa batas din to sa law na may 2-year contestability siya. Yan. So ito yung maganda din sa Kaiser. Example, ikaw lang yung may Kaiser product, may Kaiser card. So may family assistance service. Policy, ito lang yung requirement. Dapat ang policy mo is active status and plans to have completed at least 1-year payment mo. Tapos nominated patient, yung pinasok mo. Example, nag-emerge, na-confine yung anak mo. So pakita mo lang yung Kaiser card mo na active. Tapos po wala na kayong, ano, wala, that time wala na kayong parang deposit. Pero you should still pay Kaiser. So, ano pong nominated patient must be an immediate family member of the policyholder or within the first degree of consanguinity. So, policyholder agrees to avail only of the services of Kaisers, ito yung required accredited doctors, and affiliated network of hospitals. So, assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits. So, kung ano yung benefits ni plan holder, yun lang yung required. So, prior to discharge, kailangan bayaran yung si iseto lahat kay Kaiser. Then Kaiser's approval to avail of such assistance must first be, dapat hingi muna tayo ng LOA or letter of authority. So please note, ito lang yon, that this assistance is an accommodation and not considered a benefit of the plan. Hence, approval
Approval and denial on the availment solely depends on Kaiser management evaluation. Yan. So in the way, dito na tayo sa extended period, which is the 8th to 20th year. So tapos na tayong nagbayad dito. So ito yung in and out patient na yung Kaiser card mo. So may consultation na siya. Lahat nito is pre-existing diseases maternity covered na ng card mo. So again, depende pa rin sa plan na kinuha mo. The higher the plan, the higher the benefits, the higher the investments. So investment benefits and 10% compounding interest will be based on plan type. Yan. So ito yung extended period natin, the 8th to the 20th ito. Yan yon. So given na itong 10% yearly healthcare benefit, example dito is plan 100, so every year may 10,000 ka. Yan. Yan yon. Pero yung increment niya, ang example dito is projected is 10%. Ang increment niya, which is the accumulated unused yearly healthcare benefit, ito yung 10% nito. So yung 10%, makita nyo yon dito sa baba, yung maliliit na letters, dapat basahin din natin dito dahil sabi dito, yearly healthcare benefits, which is the hospital benefit limit, actual increment, ito yon sa dito, increment may vary depending on the prevailing market rate. So, depende ang sa rate sa market. So, dito, ang example natin dito is 10% siya. May increment. Pero, but in no case, hindi siya mag-less than 30%. Pero, so far sa history sa Kaiser, hindi pa siya nag-lower ng 10 or 9%. So, yan yung, ito yon. Yan, ito yan. So the total yearly healthcare HBL is hospital benefit limit, is the accumulation of unused healthcare HBL. So ito yon. On the 8th year, may hospital benefit limit ka na 42,981. So ito yon. Kung ma-hospital ka at may bill ka na 25,000, so pasok lahat. Wala kang i-cash out. Ang magbabayad doon is si Kaiser. So yan yung yearly health benefit limit dito yon. Yan. So itong si si additional yearly healthcare hospital benefit limit, ito yung dividendo. Parang dividends na binibigay ni Kaiser sa atin. Ang nakalagay dito, meron din siya dito na the long-term healthcare experience, ito yung long-term healthcare, no 100,000 ma-receive siya at maturity. Then yan. Yun. So next is, ito yung kanina, Lifetime Network, we have access to over 10,000 doctors, over 800 medical facilities as long as you have funds available in your health benefits. Then, cost-free health benefits, kasi covered yan. Again, depende sa plan na kinuha mo, the higher the plan, the higher the benefits, the higher the investment. So ito yung additional yearly healthcare hospital benefit. Ito yung sinasabi ko kanina na dividendo or dividends na ibibigay ni Kaiser sa atin. It is a benefit other than the yearly healthcare hospital benefit limit at the end of the accumulation period, at the end of the paying period ito. And every year thereafter, up to the 20th contract year, provided that Kaiser's, ito lang yung requirement, kailangan ang Kaiser's investment earnings is higher than 6% per annum. So may dividends tayo. Pero kung lower or 6%, wala po tayong dividends nun. Yan. So ito yung mga pre-existing medical conditions na pwede nang makover during sa extended period. So depende din sa depende pa rin sa plan na nakuha natin yung amount. So those illness injuries considered to be existing prior to the effective date of the contract. So kung meron na kayong Kaiser, you can check on your online policy. So, detail doon yung mga pre-existing din yan. Any professional advice or treatment was given to the such condition. So, basta lahat ng sakit, dreaded, at saka pre-existing sa, during sa extended is covered na siya. So, ito yung mga covered during extended period. So, asthma, PTB, COPD, yan. Endometriosis, ito yun, meron ko yan, yan, marami na. So, pati cancer, cover na siya. So, dreaded diseases, example is stroke. So, sa liver condition, yan yun, covered na siya during extended.
So on maturity date, which is the 20th date, 20th niya, good as cash niya si Kaiser, so pwede mo na siyang withdrawin. So makareceive ka na rin ng long-term care benefit based on plan type. Ang example natin kanina is K100. So, maibigay na sa'yo yung 100,000. And then the bonus of 70 to 85% of your paid premium. Maibigay sa'yo kung hindi ka ma-hospital during the accumulation period or during the payment period. Yan yun. So, example lang natin kasi sabi nila parang hindi daw sila may income sa Kaiser. So ito is So if you earn kumuha ka ng 30,000, ito yung maturity niya is 583 projected value niya. So ang income mo kung total contract price niya is 210, meaning may naka-income ng 373,000. So yung difference nitong maturity at saka contract price. Contract price is your na bayaran mo in 7 years. So meaning may 177% rate of increase siya for 20 years and per year niya is 8.8. So not bad na. Kung gusto mong makaipon talaga in 1 million, so go for the K100 na plan, 60k lang siya annual premium. So contract price is 420 pero maturity value niya is 1 million na siya. So, ang difference yan is naka-income ka pa ng 680K. So, paano mo kukunin yung 1 million kung hindi ka mag-invest sa Kaiser? Ganito lang po, yung 60K, i-multiply mo 7 years, bali mag-ipon ka for 7 years, may 1 million ka. At least si Kaiser, 7 years ka lang. Dito kasi is 17 years mong pag-ipunan yung 1 million. Yan. And yung maturity, 3 option, pull out. Pwede mo siya i-withdraw 100% yung fund mo, or partial withdrawal para may kita pa rin yung fund mo, or stay put lang. Kung meron ka pang other income, di pabayaan mo lang si Kaiser na mag-fund yung kita niya. Yan. So, long-term care period, yung stay put lang yung funds mo, or may balance ka pa. Yung hindi mo withdraw, so may projected siyang 10% compounding interest. Ito yung ganito yun. Kung ito yung maturity value mo, kung kumuha ka ng 60K na premium annual, which is the K100, so maturity mo is ito. Kung hindi mo siya withdrawin, may 10% siya projected na income. So at the age of 60, kung ikaw ay 30 years old, may 3 million ka at the age of 60. So meaning, pwede kang mag-withdraw ng 10% sa 3 million mo, which is 300,000 annual. So may passive income ka na 25,000. 300,000 divided 12 is 25,000. So living on interest ka na. So at the age of 60, kung ikaw ay 30 years old. Yan yung example. Yan. Sa PhilHealth, your PhilHealth benefit is integrated with Kaiser. So kung ma-hospital ka, kailangan pa rin natin ng PhilHealth. So once admitted kasi, kailangan mo mag-fill up ng PhilHealth. So kung ang babayaran lang ng Kaiser or kahit na anong HMO naman is net off, on top siya sa PhilHealth. So kung yung members na walang PhilHealth, shall shoulder and pay the corresponding portion of PhilHealth. So dapat hindi natin ipalapse yung premium natin kasi pag ilapse yan, mawala yung mga benefits natin. So mayroon tayong grace period na 30 days or 1 month to pay the due installment benefits. Ano po yung lapse? Kung lapse kasi ng ang policy natin, kailangan natin i-reinstate. Either i-update natin or i-redate natin. Update, bayaran natin yung mga missed months natin plus surcharges. And or redate, member will only pay the premium for the month but the maturity period will be moved. So ano yung mga requirements? Ito lang po yun. Reinstatement application form, nasa office ko. Then reinstatement fee of 300 pesos. Ito is can be done within 2 years of the first unpaid due date. Kasi kung beyond 2 years na, cancel na talaga yung policy mo. The member shall be considered a new applicant subject to pre-existing condition. Yan yung isa sa hindi maganda pag mag-reinstate ka. Kasi parang back to level 1 ka, back to 1 ka kasi yung mga pre-existing conditions. Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to. All reinstated plans should be subjected to the new price kung meron man.
So healthcare value, the owner may surrender the contract. Kung may nagtanong na pwede ba i-surrender ko, pwede naman, kaso ito lang yung requirement niya, nasa schedule ng benefits, provided the plan is active for at least 1 year. Pero mababa, don't expect na malaki agad kasi kung mag-withdraw ka within 2 years. So, transferable po ba si Kaiser or can it be assigned? Hindi po siya transferable unless kung ma-dead na yung mamatay yung plan holder. Tsaka lang pwede siya ma-transfer sa beneficiary niya. Yan. However, yan yon. It cannot be sold, assigned, or transferred to any third party nor payment of membership be assumed by said third party. So, ito yung kung mamatay siya, kung ma-assign sa beneficiary niya, ito yung mga benefits na makuha nila. Yearly healthcare benefit value, long-term care benefit value, long-term healthcare. Ito yung mga benefits na usually na kung na utilize ni principal beneficiary. So, ito yung hospital benefit limit, additional is ito pa rin yung dividendo. Yeah. Plan can be upgraded, upgrading of plan and mode of payment, pwede siya. Plan can be upgraded within 30 days after its effectivity. Filled out my amendment form lang tayo and processing fee na 300 pesos. Upgrading of plan. Payment of additional installment. So, babayaran natin yung additional na sa plan na in-upgrade natin. Then, mode of payment can be upgraded anytime after completion of its respective cycle. If within 30 days after purchase, wala siyang processing fee. So, amendment for lang. Pero kung if beyond 30 days, may processing fee na 300 pesos. Yan. Tapos, downgrading of plan and mode of payment is not allowed. So, eligibility of Kaiser, ito yung 10 to 40 years old. K45, ito yung pinaka-lowest plan plus 500 pesos na annual fee natin. So, ito yung age bracketing natin. Yan, lapit na. So, why do we need long-term healthcare? Bakit nga ba? So, ito yung sa international marketing group na tinuturo. We need a long-term healthcare because medical cost doubles every 5 to 7 years. A lot of sick people die not because there is no medicine but because of no money. A majority of Filipinos don't save money for future healthcare needs. You cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or resign. No traditional healthcare company covers ages 61 up. Then most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. And majority of personal bankruptcy is due to medical crisis or medical issues natin. Yan. So sabi nga ni Jack Ma, buying insurance cannot change your life, but it prevents your lifestyle from being changed. And illness can wipe out an entire family savings that they have saved for decades by the medical bills. And then you will not turn bankrupt because of buying insurance. But you will cost your loved ones to turn bankrupt if you don't. So, kailangan natin na be protected and sa Kaiser, kompleto na po siya. So, health